umaga ha, ay aalamin natin ang isang original Filipino musical na talaga nga namang magpapahanga sa atin dahil bukod sa magandang produksyon ay may mapupulot din tayong aral sa storya na hatid nito. At para po bigyan tayo ng detalye tungkol sa Handog the Musical, ay makakapanayam po natin ang mga producer na sina Ginoong Erwin Reyes at Mr. JC Lumba. Magandang umaga po sa inyo. Welcome to Rise and Shine. Okay, para mas malinawagan ng ating mga viewers, no, ano po ba ang kwento sa likod ng original Filipino musical na Handog? At bakit po ba Handog ang title nito? Actually, malapit to sa puso namin kasi lahat kami mga negosyante. I'm the president and CEO of Expanse VLD. Erwin is the CEO of iChoose.ph. Pero dalawa kami sa producers ito. It's called JNA Productions. No? Mm-hmm. It's about a story of a philanthropic businessman na bigay siya ng bigay na minsan nakakalimutan na niya yung oras niya sa pamilya. Tapos syempre, habang bigay ka ng bigay, di ba kasi ang purpose naman natin mga negosyante, makapagbigay ng mga mas maraming trabaho. No? So habang nagiging successful tayo, the more we give, the more we help. So yung mga tao minsan, binigay mo na yung kanan, pati kalawa kinukuha mo. Hanggang nagre-reklamo na yung kapatid niya, yung asawa niya. Pero yun ang ano eh, yun ang nature at yun ang binigay sa atin ng Panginoon. So minsan mapanood ko pa lang yung practice nila, maiiyak na kami because ako yun. Okay. Naaabuso yung mga giver. Di ba, pero kasi culture ng Pilipino nga talaga yung sinabi ni Sir. Mm-hmm. Very giving tayo pag tayo ay blessed. Diba? Kasi, well, lalo na ng mga Pilipino, yung mga yung close family ties natin. Yes. Ay iba rin. Pero ano yung talagang mensahe na gusto niyo iparating sa mga manonood? Well, sa mga negosyante, no, like us, no, so kahit ba maliit ang negosyo mo, katamtaman o malaki, there's always a reason to give. Okay, palaging namang may reason. Kasi pag nagbigay tayo, usually it's not only 10 folds, 100 folds pa yan eh. No? So magbigay ng walang kapalit. Yun ang importante doon. Tsaka yung sa atin, no, lalo na mga mamamayan natin, napaka-importante na yung entrepreneurship. No? So yun po ang message ng ano na to. I guess doon galing siguro yung belief ng mga Pilipino nga na dapat magbigay tayo. Dahil iniisip nga, well, I think it's a fact naman talaga. Pag nagbibigay tayo, talagang marami talagang kapalit. Eh, no? Yes. Mga balik ganun na blessing. Talaga, eh. Pero maganda rin itong sinabi ni Sir, no? Yung entrepreneurship. Ito ha, message to sa lahat. Kapag ang kaibigan mo, kakilala mo, nagbukas ng negosyo, huwag kang maghintay ng libre. Malibre. Libre. Supportahan mo. Okay, for Handog, sino-sino ba ang mga napili niyong mga artista na gumanap dito? At sino yung mga main characters niya? Yung mga artist namin was carefully curated, of course, by our director, Louie Nario, musical director si Barbie Dumlao. No? Mm. The main artist is mga batang 90s ito. Si Miggy Moreno. Ni Audrey. Miggy Moreno, ka-love team siya before nila, Meryl Soriano. Mm. Thursday group ito. Mm-hmm. Ay, nanonood ako niyan. Ayan. So, part siya ng isang boy band na Idol Zone before. And then, of course, yung gaganap na asawa naman niya, na Amanda, is by Diane Fabros. Mm-hmm. Tapos, kapatid naman niya ni Miggy Moreno, na si Paul Gomez, gaganapin naman ni Dre Arias. Siya yung nanalong Misters of Filipinas ng Tourism and Culture. Alright. Okay, bukod sa mga personalities, ano, mga taga-90s, mga artista, meron din bang mga awitin na Handog o dun sa may Handog na nais ninyong bigyan ng pansin dahil sa special na mensahe nito? Ako, no, personally, nakarelate ako sa ang pangalan ng song is Hanggat Kaya. Kasi ang sabi doon, hanggat kaya, magbibigay ako. No, ang mga business owners, no, we come from Business Network International. It is a global organization of all business owners. And lahat kami, nagkakaintindihan kami kasi tayong mga negosyante, very selfless eh. Ang gusto lang natin makatulong sa mga empleyado natin at sa mga pamilya nila. So tayo, bigay ng bigay na minsan, hindi ko napapansin yung mga anak ko nagreklamo na minsan. Bakit di ka pa umuwi? Yung ganyan, they're only 7 and 5 years old. So parang
we give without expecting anything in return. Mm-hmm. Minsan nakakalimutan na natin yung health natin. Mm-hmm. So, very relatable siya, lalo na sa mga business owners. Ang ganda nitong parang gusto ko tuloy panoorin. Panoorin natin. Saturday ito eh. Yeah. Tayo. Ngayon, yung sinasabi niyang example, marami nga naman nagsasarang negosyo rin eh. Mm-hmm. Dahil sa ganitong nagiging practice ng nagbibigay na nagbibigay, mm-hmm. ang nangyayari, nalulugi yung company. Mm-hmm. Ito yung eye-opener din. Yes. Oo. Kasi nga totoo yun, maraming yung nangiisip, no, kapag kaibigan mo may business, eh, pwede nang libre na lang. Pero kailan at saan po ba gaganapin ito? And baka pwede you can invite our viewers para they could come and watch. Yes, so mga ka-RSP, no, we would like to invite you sa October 14 sa Metropolitan Theater. Okay, so that is all 3 o'clock at saka 8 o'clock na show. Mm, dalawa. Yes, okay. So Saturday ito. That is a Saturday. Mm. So invite ko po kayo lahat, mga negosyante o yung mga pamilya din ng mga negosyante, no, most especially. But everyone is invited. In fact, even their employees actually, their para maintindihan nila yung pinagdadaanan natin. Oo. Tsaka mas maganda manood ng mga show, yung mga theatrical show, kasi yung mga sa mga movies kasi alam natin edited na. Ito kasi talagang iba yung experience. Purest form of art, kumbaga. Iba, iba ang experience ng theatrical and show. And all the songs here are originally Filipino composed. Mm. Exciting. So, baka pwede mo ibigay yung number. So, ibigay ko lang, sir, yung phone number. Sige po. Yes, okay. So, kasama po namin dito sa producer si Lobel Gardiola ng Laurel Development Corporation and Ms. Carolina Rufino ng C-Force Outsourcing. Okay, so ang phone number po for the tickets is 0917-868-5978. Yan, exciting. Nako, papanoorin namin yan because talagang feel na feel ni Audrey at nakaka-relate siya. Saturday, uurin niyo. Ito na ho ang ticket. Huwag po kayong mawawala. May invite na kagad kami. Si Dayan Kerrer at si Prof. Mamaya. Alright, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng mga informasyon patungkol po sa gaganapin na original Filipino musical na Handog. Muli, nakapanayin po natin ang ating dramang bisita. Mga producer na si Mr. Erwin Reyes at Mr. JC Lumba. Maraming salamat po. Thank you so maraming much. And thank you for the opportunity. Thank you po. Thank you very much. Welcome po.